Pwede nila makinig ka. Ah. Bukas ng umaga bago kami pupunta diyan kina Melissa. Dalhin mo ng bata. Dalhin mo ng bata sa bahay ni Melissa. Bago sumikat ang araw. Pag hindi, ay sigurado 'yan. Sigurado 'yan. Ha? Hanapin ka namin sa kamamagtago. Javier De Leon, shout out din po sa iyo. Ha? Ito yung si ano si Berador. Shout out kay Javier De Leon, dating Berador. Mga kapatid, mga kababayan, kumusta kayong lahat? Narito na naman tayo sa ating channel upang gumawa ng panibagong reaction video. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, dito sa bagong programa ni Kuya Bal Santos Matubang na pagtatanggol sa lahat ng mga nangangailangan, pagtatanggol sa lahat ng mga taong naaapi, ako po ay saludo sa mga ginagawang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang. Alam naman natin na nag-umpisa si Kuya Bal Santos Matubang na pagtulong sa mga ganitong isyo dito kay Ate Melissa. At meron na po siyang isang na-solve ang problema niya kay Jemel at sa kanyang kapatid. So parang din natin mga kapatid. Tungkol doon sa magkapatid, no, na si Jemel at Monica, ay okay na po. Tapos na yung problema. Nakuha na po yung bata. Kung mayroon mang uusbong na ibang problema, mga kaibigan, ang mahalaga po dito ay yung magkapatid ay nasa piling na po ng ina. Yun naman ang ating nais po, ang gusto natin mangyari. Dahil mga bata pa naman yan, karapat-dapat lang na yung ina ang siyang mag-aruga. Ha? Na walang anumang kondisyon. Aha. So, maraming salamat sa lahat, mga kaibigan. Maraming salamat po. So, ayan nga, nakita natin na natapos na ni Kuya Bal Santos Matubang yung issue about dito kay Jemel. At naibalik na nga ni na Ate Maribek si Jemel sa kanyang ina. At talagang karapatan naman. At talagang ipinaglaban ni Kuya Bal Santos Matubang kung ano ang karapatan. At dumaan si Kuya Bal sa tamang proseso. Hindi po pwersahan ang ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang na pag-aksyon sa mga bagay na ganito. Dinadaan niya po sa batas. At ako po ay sumasaludo sa kanyang programa. At sana Kuya Bal, ipagpatuloy mo ang programa mong ganito. Kasi yung pong mga kababayan natin na talaga totaling naaapi, na wala talagang kakayahan na bumayad sa ating mga abogado o sa lahat ng mga gagastusin about dito sa pagkakasukaso, ay nagkakaroon po ng busis. Katulad ni Ate Melissa. Katulad po ni Ate Melissa na talaga totally wala siyang kakayahan na ipaglaban sina Jemel. Kasi alam naman natin na hindi naman ganong kalaki ang source ni Ate Melissa. Pero nandyan po ang kalingap at nandyan ka Kuya Bal Santos Matubang at ipagpatuloy mo lang po ang mga ginagawa mong yan. Kasi hanggang sa dulo, sasamahan kita sa iyong programa. So mga kapatid, andyan na nga. Panibago na naman ang pagsubok na darating kay Ate Melissa. Ano na naman ang pagsubok? Talagang napakakalbaryo. At bakit nga ba? Napakamalas naman sa lalaki nitong si Ate Melissa. So tara mga kapatid at puntahan natin ang video kung ano na naman ang panibagong problema ni Ate Melissa. So tara. Ay nakikinig Jerry Medinilla, ang pangalawang naging partner o naging kasama ni Melissa. Nasaan yung bata, yung kambal? Saan mo dinala yung kambal, Jerry Medinilla? Di mo ba alam na yan ay kidnapping yung ginawa mo, hindi pagpapaalam sa ina? Hindi kayo kasal, tandaan mo yan.
hindi kayo kasal. Ginawa mo yung bata December 31. January 1, January 2, January 3, 4, 5, 6 na ngayon, 6 na araw. Bukas na bukas, pang-7 araw, Jerry Medinilla, pag hindi mo isinauli yung bata hanggang bukas ng hapon, may pupuntang pulis dyan. Tandaan mo yan. Ipapadampot ka namin sa pulis sapagkat kinuha mo yung bata na walang paalam sa ina. Ah, sino ang kumuha sa bata? Yung kapamilya mo. Yung kapamilya mo. Jerry Medinilla, kung ikaw may nakikinig sa ating live ngayon sa video ito, December 31, kinuha mo yung kambal na hindi ka malamang nagpaalam doon sa ina, na si Melissa. Bukas pang 7 araw. Pagbukas ng hapon, hindi mo isinauli yung bata. Umanda ka, may pulis na pupunta dyan sa bahay mo. Ipapandabot ka namin sa kasong kidnapping. Kahit anak mo yan, hindi ba kayo kasal? Sanggol yan, maliit pa yan, kambal, maliit na bata, nasa ina pa lang yan. Ba't hindi mo isinauli? Pang-7 araw bukas, kapal ang mukha mo, Jerry Medinilla. Ni Singkong Kusing, wala ka raw ibinigay dyan sa ina para panggata sa bata, tapos basta-basta walang kukunin. Tandaan mo yan, bukas ng umaga, hanapin ka namin sa hapon. Pag hindi mo ibinalik yung bata hanggang bukas ng hapon, hahanapin ka ng pulis at ipapadampot ka namin. So ayan mga kapatid, na panood ninyo, napakahanghang ng salita ni Kuya Bal Santos Matubang at talagang direct to the point na sinasabi niya, ipapahuli kita, kakasuhan kita. Ibig sabihin, talagang porsigido si Kuya Bal Santos Matubang na tumulong sa mga taong naaapi, sa mga taong nawawala ang boses. Kaya ipagpatuloy mo yan, Kuya Bal, kasi napakagandang programa niyan. Kasi marami sa ating mga kababayan ang halos hindi makapagsalita kahit nasa tama sila, kahit sila ay may laban, hindi po nila kayang ipaglaban dahil nga wala silang pera. Pero nandyan ka, Kuya Bal Santos Matubang, at panibago na pagsubok na darating sa ating lahat ang programa mo. Pero taos puso po ako, susuporta sa iyo hanggang sa huli ng iyong programa, kasi nakikita ko po yung magagandang ginagawa ninyo sa inyong programa na yan. Katulad na lang halimbawa niyan, si Ate Melissa, kung yan po ay hindi natagpuan ni Kuya Jason, hanggang ngayon po namumroblema si Ate Melissa kung paano niya makukuha si Jemel. Pero nandyan kayo, nakalingap, na handang sumuporta sa mga taong naaapi, sa mga taong nagugutom. Kaya mga kapatid, mga kababayan, suportahan natin ang programa ni Kuya Bal Santos Matubang para naman sa ganun, lumawak ng lumawak ang programa ni Kuya Bal. Kasi tandaan nyo mga kapatid, iisang channel lang po ang aking nakikita na kung paano tumulong sa ating kapwa Pilipino. Hindi niya iniisip may views man siya o wala, basta't ang mahalaga sa kanya makatulong sa kanyang kapwa. Hindi niya iniisip na malaki ba ang views ko, maliit ba ang views ko, basta't ang iniisip niya ay makatulong sa ating kapwa Pilipino. Kaya napakaganda po ng programa ni Kuya Bal Santos Matubang. At ang wish ko po sa ating lahat mga kapatid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng peace of mind, lalo na dito sa aking mga kapatid sa Karipa. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid na nakikipagkaisa kayo sa lahat ng programa at sa lahat ng mga sinasabi ng ating mga officer dyan sa loob ng GC. Maraming salamat, at ipagpatuloy lang na po natin ang mga ginagawa natin upang sa ganon
makatulong tayo kay Kuya Bal Santos Matubang at sa programa ng ating sinusuportahan. So mga kapatid, maraming maraming salamat at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.